Sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel. Sa pangalan po ng aking kapartner na si Tol Ace, kami po ang Just Louie Ace. At syempre, unang-una sa lahat muna, binabati ko, ayan. Thank you very much nga pala sa padahon ni Mayora. Ayan, mukha na akong si Mariang Dahon. Ayan. At syempre, isa po siya sa mga legit na subscriber ng ating channel. Ayan, thank you very much. At baka sabihin mo, hindi ko sinuot ang iyong binigay. Ayan. So, syempre, bagay naman sa akin. At thank you very much again and again. At syempre, lugos din po kami nagpapasalamat, no, sa nagbigay po ng aming award. Ayan, so nabigyan po kami ng award dito sa Cyprus bilang best vlogger ng Cyprus. Ayan, dahil nga po ang mga topic po namin is all about usapang OFW. At nagpapasalamat po kami kay President Gigi Espigar. At syempre sa lahat ng mga subscriber namin na patuloy na nanonood ng mga video namin at patuloy na sumusuporta sa aming video. Ayan, thank you very much. Okay mga sisi, mga tol. Lahat naman po tayong mga OFW or non-OFW ay nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Bakit? Dahil hindi naman po habang buhay, nasa abroad tayo. At syempre, pag-uwi po natin, is nangangarap din naman tayo na makakatulog tayo sa masarap na higaan natin sa sarili nating bahay. Diba? Kasi alam nyo ang iba, nagpa-for good, na wala po talagang naipundar. Ayan. So, napakahirap po talaga na mga ganong sitwasyon, no? Na nagpakahirap ka sa ibang bansa, tapos wala ka rin naman palang maipupundar na mismong tahanan. Kahit sabi natin, kubo-kubo yan. Yan ay pawis, no? Yan ay katas ng pawis mo sa pag-aabroad mo. So, hindi po natin dapat ikahiya kung ikaw ay may kubo-kubo. Dapat ikaw ay magpasalamat dahil hindi ka na mangungupahan aba sa Pilipinas. Napakamahal po talaga ng paupahan, lalo-lalo na sa Maynila. Okay, so ano bang ibig ko sabihin, no? Tayo mga OFW, dapat magsikap tayo, makapag-ipon tayo kahit paunti-unti para makapag-invest tayo ng sarili nating bahay or house and land. At about nga sa aking may kikwento ngayon sa inyo, no? Ako ay mayroong isang friend, ayan. Isa siyang legit subscriber na nakilala din po namin dito sa YouTube, ayan. At nakita po namin na talaga namang lagi po siya nagko-comment sa mga videos namin. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng mga communication from a messenger. At na nakakausap na rin po namin siya through video call. Ayan, sina-shoutout po namin ang aming friend na angel daw niya po kami. Ayan, nagpapasalamat po kami kay Sisi Mary. Ayan, kay Sisi Mary from Norway. Isa po siyang ex-OFW at nakapag-invest ng napakagandang bahay sa Pilipinas. Pero, eto ang bahay po niyang yan, ang kanyang mansion na yan, ay ibinibenta niya. Bakit po niya ito ibinibenta? Dahil nagkaroon na nga po siya ng mabait na husband at dalawang anak sa Norway. Ang kanya pong asawa ay isang Norwegian na talaga namang napakabait. At wala rin po kami masabi. No? Yung kakausapin po nila kami sa video call is nakikita naman po namin ang aura ng kanyang asawa. Hi Jim! Ayan, shoutout namin si Jim at syempre sa kanyang mga anak. Ang mansion po ni Sisi Mary, no, ay talaga namang gusto niya na pong ibenta. Ayan, sa mga OFW na gusto pong makapag-invest, siguro ito po ay para sa inyo. At murang-mura po nilang ibinibenta ang bahay na ito. Ito po ay matatagpuan sa San Joseph, Haen, Webay, Ecija. Ayan. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang parts ng kanyang tahanan. At talaga naman pong maa-amaze kayo sa ganda ng bahay niya. Okay, so start na tayo. We'll be right back.
Diba? Napakaganda ng bahay niya. Anyway, talagang ibinibenta po ito ni Sissy Mary dahil naka-stay na po talaga sila sa Norway. At ito pong bahay na ito ay pinaupahan po niya, pero ang sabi po ay umalis na po ang nangungupahan. At ngayon po, gusto na po talaga niyang ibenta at ibibigay ko po sa inyo, no, sa mga gusto pong bumili. Ayan, baka may balak po kayong bilhin, no, sa murang halaga. At mamaya sasabihin ko kung magkano ang halaga ng mansyon ni Sissy Mary at Jim na ito. Okay, for sale or for rent. Ayan, sabi nila, mas maganda naman siguro na bilhin nyo na kesa naman sa rentahan nyo, diba? Mas maganda yung bibilhin nyo na para sa inyo na talaga ang bahay kesa naman sa rerentahan nyo. So, magkano rin naman ang renta? For sale, house and lot. Location, San Joseph, Jaen, Nueva Ecija. Lot area, 615 square meter. Wow, ang laki na ito. Floor area, ayan, floor area. Ito yung pinakalaki ng bahay. 173 square meter. Oh my God. Ayan. 2 story. 3 bedrooms. 2 toilet and bath. With gate. With gate po siya. Ayan. Gated with concrete perimeter fence. Ayan. So, ibig sabihin, ang bakod, meron na po talaga siyang bakod, no? Na talaga namang mga concrete na siya. Updated tax. Ayan. Ibig sabihin, binabayaran po ang amilyar. Ibig sabihin, bayad po ang mga tax niyan. Direct buyer only. Ayan. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Itong bahay ni Sissy Mary na isang mansyon ay napakalaki po talaga. At napakarami pong prutas na nakatanim. Marami pong mga puno ng prutas ang nakatanim dito. At syempre, dahil nga sa meron po itong titulo, hindi po nalalaktawan ang pagbayad nila ng amilyar or ng tax. Kaya safe na safe po kayo sa mga gusto pong bilhin ang bahay na ito. Nako. At magkano nga ba ang benta niya sa bahay niya na ito? Anyway, sa laki, no, at sa ganda ng bahay. Kung titignan po natin kung magkano po niya naipatayo, anyway, lugi pa nga po siya sa benta niya. Pero okay lang daw po yon dahil gusto na nga po niya maibenta ang kanyang bahay. At ito ay nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ayan. So, napakamura na po, no? Anyway, nung kami po ay nagpagawa ni Ace ng bahay, 3-story po yung bahay namin ni Ace. At hindi po ganyan kalaki, pero inabot na po ng 1.7 million. So, how about po kaya itong napakalaking bahay na ito na mansyon? At napakalaki ng kanyang space, no? Kanyang lot sa labas. At inaabot lamang po ng 3 million. Okay, so sa mga gusto po makipag-negotiation, ayan, so i-PM nyo lamang po si Sissy Mary and Jim. At ito po ang kanilang Facebook account. At sure po na kapag nakausap nyo na po sila, is ibibigay po nila ang kanilang full details about po sa mansyon ni Sissy and Mary ng Norway. Kahabol, no? Sa mga gusto pong tumawad, meron pa po tawad ito. Ayan. So, yung 3 million nyo, malay nyo, maging 2.5 million na lang. O, diba? Basta kayo na lang po ang bahala makipag-negotiation, kayo na lang po ang bahala makipag-communicate sa may-ari ng bahay, kundi sina Mary and Jean. Ayan! So, maraming salamat sa mga gustong mag-invest ng sarili nyong bahay, sa mga kapwa natin OFW. Ayan, napakamura na. Hindi po kayo lugi nito. Sure ako na talagang matutuwa po kayo sa bahay na bibilhin nyo. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, syempre, don't forget to subscribe at syempre, i-click nyo rin ang bell button para palagi po kayong updated sa mga susunod nating usapang OFW. Ayan, so kami nga pala muli ang Just Louie A. So, see you again on the next vlog. Bye-bye!